Sound check, test mic. Welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update po tayo sa mga blue chip stocks. By the way, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin. Let's start with MAG guys. So medyo matagal na rin po tayo hindi nakapag-update sa mga blue chips kasi palagi po tayo nakatuon sa mga mga top trending stocks. For now is blue chips muna tayo. Okay, sa part na to titingnan natin, we have a rally since May 26 tapos hanggang May 28. Okay, for now is eto si MEG is nasa resistance at medyo rejected siya ngayon. So ngayon ang hahanapin natin and sa part na to syempre yung ating support level. So dito guys kay MEG, so ang possible support level natin dito is eto guys. Okay, sa part na to pwede nating sabihin dito okay, so right here, ayan, so siya po ay malapit sa may 3 pesos ayan okay, for now is eto muna guys at medyo siya po ay rejected, pero kung papansinin po natin still possible pa rin to na mag-retest dito guys yan sa may 3.2 pesos so for now is wala pa naman tayo dito rejection candlestick na nakikita. Ayan. Still possible pa rin po ito na mag-retest dito and so bukas tignan natin kung siya ay magbe-breakout ba or mare-reject na totally. Ayan, since fresh breakout ayan, titignan natin so we have here ayan downtrend line guys dito sa part na to ayan, tapos breakout nga so prone po yan sa pullback guys then i-check natin so kay RSI so still below 60 and kaya medyo mahihirapan pa to ng konti. Okay, for now is siya po ay nasa resistance dito. Ayan, so right here So sa part na to, pagka si MEG is nag-breakout, okay, so medyo magandang laban guys We have a breakout here. Ayan no. 1, okay, 2, tapos ayun, breakout dito sa pangatlong retest, Ayan. For now, tignan natin kung siya ay magbe-breakout. Since sa may price action natin is nauntog niya, Tapos kay MACD, higher highs, ayan sa histogram. So, let's see na lang kung siya ay magra-rally pa at masusustain, Since malapit po siya dun sa may resistance natin guys. Ito si MEG. Next, MBT. Ayan, mga blue chips to For MBT guys, kung papansinin natin, so sa part na to is medyo nag-bottom dito guys, Okay. So this one sideways then siya ay nag-create ng higher high and higher low For now is ayan. Hanapin natin yung kanyang resistance dito. Sa part na to ayan. Siya po ay nasa resistance na right now which is malapit po sa 49 pesos. Pero ang papansinin po natin, meron po tayo ditong gap down
na hindi pa na-filled. Ayan, so ito siya guys, ano? So kung siya ay magbe-breakout guys, possible. Ito po yung ating next target price for MBT. Ito. Ayan guys, ano? Sa 50.15 pesos. Okay, pwede natin sabihin dyan, malapit po dyan, ano? We have one, or ito pala guys, ayan. Ito 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. Kung siya naman ay hindi makakapanik, edi makakakita tayo dyan ng rejection candlestick dito sa part na to. Okay. Tapos yung ating support level for MBT is, so maghanap tayo dito. Ayan, pwede dito guys, ano? Okay, sa part na to. Diyan. Sa may 47.8 pesos. Ayan. Okay, tapos KRSI. Okay, so medyo nakasawsaw na to sa overbought area, no? Pero still possible pa rin na mag-rally to. Ayan. Yun nga lang, pag po kasi si RSI is overbought na, sa RSI is prone po yan sa pullback sana. Okay, tapos kay MACD. Okay siya ngayon kasi nag-rally nga, ano? Higher high sa histogram, tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. Ayan. Next. Ito si AP. For AP guys, okay, kaha ano lang to, ano? No Friday lang. So ilang percent to? From here, so halos 8%. Ayan. Pero i-check natin yung ating chart. Kung ano ba yung ano dito nangyari. O yan, kasi sa part na to is meron tayong channel dito, no? Okay, no? This is a channel guys, ano? That's why siya po ay nag bounce. Yan. So pagka nag-extend tayo dito guys, ayan, so siya ipansin na pansin, ano? Ayan. We have ito, 1, 2, 3, 4, tapos dito 5, then 6. Ayan. So this is a bounce play, ano? Since meron pala tayo ditong channel. So ngayon, ang hanapin natin is yung kanyang possible resistance for short term. Ayan. So base po dito, ayan, pwede natin sabihin na resistance to, no? Kay AP. Ito guys, malapit po dito sa part na to. Ayan. So 23.6 pesos. Kung siya ay magbe-breakout guys, next target will be, ayan, hanapin natin dito pwede. Ayan, sa part po na to. Okay. Ayan, sa may 24.3 pesos. Ayan. Series of retouches, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ayan. Sa part kasi na to, fresh breakout guys, ano? Ito, oh. Ayan, oh. Diba? So, fresh breakout dito guys. Okay, from here. 1, 2, 3, 4, tapos breakout. Ayan. Since fresh breakout yan guys, if ever na siya ay mare-reject bukas,
So possible is babalik sa may ano yan, ano, support area. Possible dito. Ayan, sa part na to. 22.6 pesos. O dyan, pwede dyan guys, ano? Sa part po na yan. Tapos dito naman kay RSI, so ang kanyang value is below 60. Ayan, so medyo mahina pa rin to, no? Pero palaban na siya. Ayan, for now kasi ano siya, fresh breakout guys, no? So base po dito, ayan, kung mag ano tayo dito guys ng kanyang resistance, kung tayo ay maglalagay guys, eto pwede guys, eto guys, ano, eto, ayan, so fresh breakout dito, let's see kung siya ay masusustain kay pataas. Since then kasi nung siya ay nag oversold eto is wala pa po tayo nakikita ditong pullback, ano? Ayan. How about kay MACD? Dito naman kay MACD guys, possible ano, crossover. Ayan, so medyo nagdikit naman na, ano? So yun nga lang, siya ay nasa resistance na. So kung siya ay magra-rally bukas, possible, ito nga yung ma-hit natin. Si 24 pesos pataas, ano? For AP. Ayan. Next, JFC. So dito sa part na to kay JFC, medyo nag-rally naman siya, no? Last week. Ayan. We have 1, 2, 3, 4, tapos 5 noong Friday, eto. Ayan, so medyo ano siya, humina yung kanyang buying pressure. Ayan, sa part na to. And for now is nag-hold naman dito sa may support level natin, which is malapit po dito sa 190 pesos. Ayan. Okay, from this point, so tignan natin bukas kung magpiprint out po siya ng confirmation candlestick na siya, ay reversal na, no? Ayan, kasi wala pa. So, sign pa lang po ito na siya ay possible mag-reverse, no? Ayan. Okay. So, bali po dito sa part na to, ano siya? Ayan, so para siyang falling wedge pattern, tapos breakout niya. Okay. So sa part na to, since nung nag-breakout is wala pa po tayo nakikita significant ano dito, pullback, ano, kay Jollibee. Ayan, no? So wedge pattern. Okay. Tapos breakout dito, tapos wala pa tayo nakikita pullback, ano. So possible guys, especially kung siya ay magpiprint out bukas ng confirmation candlestick, no? And as well dito guys, ayan, so nag-overbought na pala to si JFC, no? And sa part na to, tignan natin kung siya ay magkakaroon pa ng follow through. Okay, papataas guys, or bounce na tinatawag, ano? Pero dito guys, ayan sa may price action natin, medyo ano, humihina guys, ano, yung kanyang buying pressure. Ayan, sa so medyo hype na to. Ayan, kumbaga ano na, meron na po siyang price discovery, ano, eto, ayan, no? Ayan, so medyo nakabuka na si MACD line and signal line. Next, P-Gold. For P-Gold, okay, silipin natin at medyo matagal na po tayo hindi nakapag-update sa mga blue chips, no?
Okay. So, dito sa part na to, kaya sobrahin na natin yung mga dati. Okay, possible naman to na mag-retest dito, guys, ano? Sa 40 pesos, pwede, no? Okay, from here, kaya silipin natin kung meron tayong mga ano, no? Makikita ang trend line ayan sa part na to. Ayan. Okay, possible trend line to, guys. Which is downtrend. Ayan. 1, tapos 2, then 3, guys. Ano? So, pagka nag-breakout yan, okay, possible, ma-hit nga natin itong si 40 pesos. Ano? Ito si horizontal resistance. Ano? KP Gold. Okay, for now, istignan natin kung magbe-breakout bukas. What if kung hindi? So, syempre, dapat makakita tayo dyan ng rejection candlestick. Okay, sa part na to. Malapit po dito, guys. Yan sa may trend line natin. Okay? So, bali dito, KP Gold, yung ating support level is malapit po dito. Ayan, no? 37.9 or pwede nating sabihin malapit sa 38 pesos. Series of touches, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Diyan, pwede dyan, guys, ano? Kay RSI, hindi pa naman siya overbought eh. Ayan. So, as of now is, siya po ay nasa, ano, no? Momentum. And kasi nag-breakout dito eh. We have a breakout here. Ayan sa part na to. Ayan, no? Ayan. Pero sabi ko nga, possible din na siya ay mag, ano, mag-pullback, guys. Since siya po ay malapit na sa may resistance natin. Ayan. Okay. Tapos kay MACD, higher highs naman dito, no? Kaya medyo okay. Pero kung kayo ay bibili, hindi po siya, ano, recommended, guys. Kasi yun nga, siya ay nasa resistance na. Yan sa part na yan. Next, Ali. Eto. So, last na po ito, guys, ano? For this video. Ayan. So, dito kay Ali, may breakout na ba tayo? Yan, silipin nga natin kung meron na tayong breakout dito. Breakout. Okay, so breakout na nga to, guys, ano? Dito. Ayan. And kung papansinin po natin, meron po tayong nasilip na divergence, ano? So dito sa ating price action, we have lower lows. Eto, guys. Ayan. Lower lows. Tapos sa RSI natin is higher low. And so bali dalawa yan, guys, ano, eto. Ayan. So eto yung isa. Tapos eto yung dalawa. Okay. So bali dalawang divergence yung nakita natin dito sa ano na to, ano, kay Ali, guys, no? Pero silipin natin yung kanyang chart. Ayan. So, sa part na to, siya po ay nasa resistance na. Okay, pwede na po itong ma-reject, guys, ano? Ayan. So, tignan natin bukas kung siya ay mare-reject ba or magbe-breakout. So, just in case na siya po ay magbe-breakout, guys,
Wait lang. Sa part na to, pwede natin targetin ito. Ayan, no? Si 36 pesos. Ayan, so pwede dun. Pero kung siya ay mare-reject, much better kung dito eh. Sa 32 pesos, pero isilipin natin, ano? So, saan tayo pwede? Dito, pwede guys. Ayan, sa part po na to. Ayan. Sa 32.9 pesos, ano? Ayan. Since fresh breakout, guys, ano, sa ating free channel, or pwede natin sabihin wedge. Okay. Tapos dito nga kay RSI, medyo nag-pull back. Ayan, pero okay naman siya right now, ano? Ayan, papansinin po natin. Kasi yan, so breakout din siya. Then, kay MACD, higher highs pa naman dito. Ayan, sa histogram, kaya ano pa to. Medyo okay, pero kung kayo ay bibili, let's wait na siya ay magkaroon ng pullback, ano? Ayan. And I think tapos na po tayo sa ating update for this video. Bye-bye.